Hi guys! Welcome back to our channel! Samahan niyo ulit kami sa aming adventure. This time, sa Hong Kong naman tayo pupunta. We will also share with you the budget hotel where we stay for 6 days. And some tips na maaaring makatulong if ever na pupunta kayo ng Hong Kong. So sit back, relax, and enjoy the vlog! Lamig. 15 degree. Upon arrival, sinundan lang namin ng mga palatandaan papunta sa immigration. Merong water zone kung saan maaari kang uminom o mag-refill ng iyong lalagyan ng tubig. Sumakay kami ng train papunta sa immigration at arrival hall. Don't worry, dahil libre ang sakay dito. Huwag kalimutan i-claim ang free Hong Kong night treats sa Hong Kong Tourism Board. Kaya pag-exit nyo sa custom dito, Hong Kong Tourism Board agad yung bubungad. We decided na mag-withdraw ng cash sa ATM gamit ang aming GCash Visa Card. Around 60 pesos lang ang difference from the current rate. Maximum withdrawal amount for Asian shops is 25. Maximum. Sa arrival hall 8, kami bumili ng Octopus card. Let's go. For online purchases, you can claim it here at OBS kiosk A13. Hindi kami nag-purchase online kaya dito kami bibili sa train ticket booth na malapit lang din sa OBS. Hello. So, Octopus card. Yes. 200 for each. Total 400. Okay. Bali 200 Hong Kong dollar ang price ng Octopus card, guys. $50 ay para sa refundable security deposit, then $150 can already be used for payments of goods and transportations. Try natin itong binili namin sa Shopee na SIM card. So may instruction naman siya kung paano mo siya mako-connect. Sa SIM 1 mo siya ilalagay. Open lang yung paglalagay mo ng SIM card, hindi siya naka-lock sa isang network. Yan guys, gumana na yung aming internet. Tinurn on lang namin yung data. Then hintayin namin siya mag-connect. So try natin kung gagana yung hotspot. So ayan guys, nakaka-connect na yung ibang phone namin dun sa in-insertan namin na phone nung SIM card nitong SIM to Fly. So meron tong 6GB na max speed for 8 days. Good for 8 days na siya. So hindi lang siya pang Asia, pwede rin siya sa Australia. So marami silang bansa na pwede mong paggamitan. So gagamitin namin ito sa dito sa Hong Kong saka sa Macau. So all goods na tayo. All goods na, tara. Mm. Octopus card. Bus A11 yung sasakyan namin patungong North Point. Ang lamig, mali yung nasuot ko, butas-butas. Tayo guys, papunta tayong motel. Under A11 siya. Sakay tayo dyan guys, ang lamig. Hi guys, ayan nagtap kami din ng bird. Let's go. Ito maganda guys, pag nasa taas kita mo yung labas. Mas maganda sana kung nandito ka lang. Tapos nakakita din ba yung dami sa sumunod. Ayan, yung dalawang lamig siya. Guys, may mga sa inyo sila. Uuwi kang may utang.
Chikiting. Meron din kami yung galing sa Thailand din, nandun sa isang bar. Next natin baka ang amoy niya medyo mint na medyo anong amoy din? Parang mint na matalis na mint. Sa labas na sa 15 degrees. So, kala mo naka-airpin ka rin sa labas. Check out kayo. Here, may kitchen dyan. Pwede mo dito or walk in. This is the dining. Maliit lang siya guys. Parang maze yung pagpasok na. Wow! Room tour! Isang di ko magkama. Ayan siya guys. Ventilation. Ito natayuan namin. Oh, ito na rin yun. Yun yung mga usually nakikita naming affordable dito sa Hong Kong. Doon naman sa TST guys, medyo may mga bad ano kasi doon eh, experience. So far okay naman, malinis naman. Yan, pinailang. Medyo luman lang siya di. Ayun, sa sticker siguro. As long as mahigaan naman natin siya, lagi naman tayong nasa labas. Sanitize din natin. May telepono na rin. Okay na siya, okay. Sa murang presyo. Mura na siya guys dito, unlike sa iba, kung mag-inquire kayo na talagang parang di ako kasya sa CR na to. Yan si daddy. Hi guys! Isang dipa. Ay, isa pang dipa. Thank you. Tutulog lang naman tayo dito. Basta safe yung, yung lugar sa kayong gamit. So ayan TV. Kung magre-research kasi kayo dito guys sa Hong Kong, napakamahal ng mga hotel per night. Affordable nito guys. Ito yung pinakamura namin nakita kasi nga Chinese New Year. Chinese New Year, nagtaas yung hindi namin alam Chinese hotel. New Year yung punta namin dito. So yun, nauna na yung book ng plane. Bago pa namin alam yung Chinese New Year pala. Pag-book namin ng hotel. And guys, later na lang ulit, kain muna kami sa baba. Meron naman sila sa baba. Meron silang ano dyan? Kainan. Yung kanina pinakita ko. Mm. Pero pagkagabit kayo ng ano nila, mga appliances, sasabihin nyo dyan sa reception desk kasi may charge daw. So hindi namin alam kung magkano. So yung mga tea, coffee, hot water, nasa baba nila.
And tayuan tayo dito, guys. Tugs, tugs. Hey there. Malikpit muna kami, bye. Bye, bye. Hi, guys. Time check. 7 PM na. Dapat magpipictram kami ngayon ni Al. Kaya lang, medyo pagod. Wala pang pahinga, kaya tinulog muna namin. Silit namin sa ibang araw yung pictram natin. Plan namin for tonight. Punta tayo Causeway Bay para kumain din sa Joy Hing Restaurant ng kanilang chicken. And mag-ikot-ikot sa Causeway Bay. So, kita-kits later! We are now here sa Joy Hing. Try natin yung food nila dito. Let's go! Yung in-order namin ni Anne, itong roast goose and sausages chicken, at itong sucking pig and white chicken. So ito yun, guys, yung in-order namin. Let's eat. Try natin. Sarap. Ang bitong. Oo, lucky. Among five, lucky. Sucking pig with chong. Yung binili namin kanina sa street. Pakita ko pala sa inyo, guys, yung utensils nila dito sa may ilalim nakalagay, sa may lamesa. So, kain muna ulit tayo. So, ayun, kakatapos lang natin kumain din sa Joy Hing Restaurant. Papunta na tayo ngayon sa Causeway Bay para mag-ikot-ikot. Mahaba pa naman yung gabi at nakapagpahinga kami niyan kanina. So, galing din sa kinainan namin, lakad kami pabalik, mga 4 minutes away lang. Check natin ano yung mga makikita sa Causeway Bay. After minutes of walking, nakarating na din kami ng Causeway Bay. We're amazed dito sa crossing ng Causeway Bay. Just like John and Ann said sa kanilang YouTube channel, kahit sa other vlog pa lang namin ito nakita, ay para siyang Shibuya crossing ng Tokyo. Ang live din ng lugar dahil sa dami ng tao. Hi guys! Nasa hotel na kami ngayon. It's currently at 12:23. Lamig dito, guys, pag gantong month. January, February. Bali, wrap up lang tayo sa nangyari sa amin sa airport. So, kapag first time traveler, ang unang ginagawa kapag nasa airport is yung travel tax. Pipila kayo doon, may pila kapag hindi kayo nakabayad online. Mas kinaganda lang kasi pag online, may skip nyo yung line, lalo pag nagmamadali. Pag madaling araw daw kasi, mga ganong oras, madami. Madaming passenger. Unlike nung nag-Thailand kami, konti lang pila na. Oh, ang biyahe namin nun, alauna. Kasi ang biyahe namin nung February 7, alas 7 ng umaga. So, mga 4 pa lang, or bandang 3:30, nandun na kami sa airport. Dapat mag-alat tayo na 4 to 6 hours, depende kung anong oras yung flight nyo. Kasi, para hindi kayo nagmamadali kapag may mga pa-process kayo sa airport. Ayun nga, number one is the travel tax. Number two,
yung check-in. Sa check-in, pwede na kayo mag-online or pwede na naman kayong mag-check-in dun sa airport na mismo. Ayun lang, minsan sa check-in nga, yung magkahiwalay nga kami upuan, group 2 siya, group 1 ako. So, inas na lang ni Mark dun sa may check-in counter kung may magkatabing upuan kaming dalawa. Pwede nila i-settle dun sa system nila. Kung may available na. Na seat na magkatabi. After mag-check-in is yun, immigration na tayo guys. Ito yung pinaka exciting part. Kasi dito pwede tayong ma-offload. Research lang din naman is a key. Oh, just be prepared lang din sa mga requirements na needed. As long as meron ka namang ipoprovide, they will let you out of the country. Bali yung ginawa namin, sinave na lang namin yung mga file din sa phone namin. Dati kasi ginagawa namin, piniprint out pa namin, tapos mapapel. Mapapel masyado itong mga papel natin. Ayun, mas maganda siya na sa isang album lang folder. Nyo. Pwede naman din kasi papakita nyo na lang sa immigration officer. Kung ano yung hihingin niya, kunwari, bank statement or booking o yung return ticket, ganun. Kahit na ilang pang travel na namin to, nagpa-practice kami kasi nga nakakakaba. Nakakakaba kasi pag sa immigration eh. Pero ano yung tanong, yun yung sagot para hindi masyadong mapalabok or hindi pa masyadong may follow-up question yung immigration officer. Ayun, nagpa-practice kami, nagtatanungan kami, kailan balik, ganun. Anong gagawin doon? Itinerary. Mga ano lang naman, same question lang naman lagi. Sa government, yun, may hinihingi silang follow-up like yung travel authority. Mm-hmm. Ayun, yung tatay ko kasi dati na-offload yun eh. So, nung nandun na kami sa immigration, hindi namin na-prepare yung travel authority na kailangan. Doon siya na-offload. So, din sa nangyari naman sa amin kanina. Di naman gaano maraming tinanong sa amin. Bali, si Ann mo lang yung first experience niya doon sa IO niya. Ayun, ang tinanong sa akin, una is, yun, passport binigay ko, pati yung old passport ko na binigay ko kasi dati hinahanap yun sa Thailand eh. Ang tinanong niya pa sa akin is, anong work? Sabi ko, is yun nga, freelancer, anong type ng freelancer, VA. Tapos, hiningi niya sa akin yung return ticket. Eh, kampante ako, kala ko yung tatanong lang kung kailan balik mo, ganyan. So, yun, chinek ko dun sa album. Siya kasi nag-book ng ticket namin. So, hindi ko na-review kung ano yung mga nandun. E di, pinakita ko na yung return ticket ko. Wala pala dun yung name ko. Oo, hina-screenshot ko pala yung ano lang, yung flight nung papunta sa kanong pabalik. Bali, hindi ko nasama yung included yung name naming dalawa. Ayun, dapat may name dun sa return ticket nyo na ikaw yung passenger. That time, buti na lang, nasa tabi ako ni Ann. And may access kami sa email. Kaya dun ko kinuha. Ayun, napakita na namin na yung return ticket with our name na. So, tinanong niya kung kaano-ano ko siya. Kasi nga, bigla na lang akong parang kumausap ng ibang tao. Hindi naman niya kami kilala. So, sabi ko, husband ko. Ayun, tinataka niya. Bali, ang tinanong lang sa akin, unang-una, kailan ba yung balik? So, sabi ko, February 12 po. Tapos, tinanong kung ano yung work ko. Sabi ko, freelancer virtual assistant po. Then, nung tinawag nga ako ni Ann, medyo na-delay yung interview niya sa akin. Tapos, pagbalik ko, sabi niya na lang sa akin, kasama mo, and dalawa lang kayo. After kong i-confirm, tinataka niya na rin yung passport. Ayan, yung usually na hinahanap naman sa immigration is return ticket. Mm-hmm. Tapos ID, company ID kung meron. Kung employed kayo locally. Oo, kung wala naman, yung COE, proof of work lang, ganun. Tapos, hotel booking. Oo. At siguro yung mga bookings nyo na activities. Ayan, mga activities. Tapos, follow-up lang naman yung mga bank statement. Just in case na parang hindi sila kampante pa na di sa binibigay niyang details. Tapos, don't forget na 2 days before nung flight nyo, pwede na kayong mag-file nung e-travel online. Kumuha din kami ng travel insurance sa Klook na lang din. Or hindi naman siya required. Mm-mm. Ang inano lang kasi namin, syempre, hindi man natin i-wish na magkasakit tayo para lang magamit yung binayaran nating travel insurance. At least, kampante tayo na just in case, wag naman. For safety na din. For safety na sarili natin kapag nagta-travel abroad. So, ayun, nasa Klook namin binili yun. Ilalagay na lang ni Mark sa link sa baba. Bali sa Cebu, pak pala kami nag-book ng flight namin. Bago kayo mag-landing, bibigyan na kayo ng arrival form, then fill upan nyo. Kailangan yun pagdating nyo sa immigration ng Hong Kong. And then, that's all. So, yun lang for today. Update lang ulit namin kayo sa susunod naming mga travel here in Hong Kong. Bye-bye! Good night!